Magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo muli, no? Mag-aabot tayo ng maagang pamasko sa isang pamilya. Kaya tara, samahan niyo po ako mga kababayan. Hello. Magandang umaga, ate. Nasaan ang bahay mo, ate? Pwede tayong makituloy sa bahay mo. Magandang umaga, ate. Kumusta ang umaga? Anong pangalan? Bina po. Bina Ortiz. Morales. Ortiz. Ah, Ortiz. Kala ko Bina Morales. Ilang taon ka na? 25 pa lang. 25 ka na. Tapos tatlo ang anak mo. Ilang taon na yung panganay? 7 po. Saan dyan ito? 7 years old. Anong pangalan? Pangalan mo anak? Po siya, yung palayaw na lang po. Ah, sige, yung palayaw mo, palayaw mo anak. Dandan lang. Anong pangalan niya? Anong pangalan mo daw? Dandan po yung Dandan. Palayaw. Oh, Dandan, 7 years old. Tapos ito, Dondon. Hindi po. Eh, ano yan? Nathan po. Nathan. Wow, ang ganda ng pangalan. Ilang taon? 5 po. 5. Tapos ito? Daniel po. Daniel. Ilang taon na anak? 3 po. 3. Nasaan na sila kay? Nagtugtog lang ng palay. Anong Ano ng palay po na kumuha ng mga tira-tira doon? Mga tira-tirang palay. Okay. Kinuha. Nanguha ng tira-tirang palay, ganon. Okay. Ilang taon na si lakay mo? 30 pa lang po. 30? Malayo ba si lakay mo? Malayo po, nasa bukid, sa itna po. Ah, nasa bukid. Yun lang talaga yung hanap buhay niya? Pag ano po, pag wala na pong ano ng palay, pag extra-extra lang po maggawa ng haroblak, di kaya kukuha siya ng suso. Ah, nangunguha ng suso. Oh, o kaya doon sa gumagawa ng hollow blocks, ganon. Okay. And then, saan ba nangunguha ng suso? Malapit ba dito yung ilog? Diyan po sa, minsan diyan doon po, minsan doon din po sa tanggal. So, kumusta mo yung pangunguha ng tira-tirang palay? Nakakarami naman. Pag isang araw po, ano lang po, yung may dalawang ano po, dalawang lata ganon. Dalawang lata lang, kasi siyempre sobra-sobra lang, di ba? Hindi ba pwedeng sumalok na lang doon sa binila, doon sa kalsada, para mabili? Hindi ba? Joke lang. So, ayan, may nakita akong palay. Ayan yung mga nakukuha niya. So, minsan nakakaabot naman ka ng isang sako? Opo. Ha? Dalawang araw po, makadalawang isang sako po. Ganyan? Opo. Doon mismo ba kinukuha sa ano? Sa palay mismo, ganon? Opo. Yung ginagapas pa, gano'n? Mga sobra-sobra po. Harvest. Sagi po. Di ba pagkatapos ng mag-harvest, oh, tapos may mga sobra-sobra, tapos gagapasin niya yon. Ito na yung mga yon. So, ito na yon. Hindi ba niya ito sinalok doon sa gitna ng kalsada na nakabila? Ay, ang dami din pala, no? Pag masipag ka. Tapos, sa inyo na yon, libre na yon. Ah, tapos ginagayang ganyan. Ganyan, no? Oh, di ba ang galing ko? Kasi yung tatay ko gumaganon, ganon-ganon. Ah, ayun, ang galing. Alisin po yung walang laman po. Ah, okay, tapos paano yung ano nga, yung ganon ate, yung ipapagiling pa? Ipapagiling po namin sa kanila. Ha, paano nito? Paano igiling, dadalhin doon? O ganon-ganon na lang. Igiling-giling. Ay, Diyos ko. Diba? So, meron kayong bagong ano dyan? Giling? Meron po. Pero... Malambot ba siya? Malambot naman po. Binsan, pag masarap ba pag malambot? Pag, siyempre po, walang-wala po kami. Minsan, binibinta lang namin yung isang salop ng 90 pesos. Pang... Ah, okay. So, ganito. Pag halimbawa, meron kayong... nagiling-giling, ibibinta nyo rin. Tapos, yung iba po, kasi wala po pambili din ng ulam. 90 po yung isang salok. Ano yung salok? Isang lata po na, ganyan lang po. Hindi ba pwedeng isa-isahin na lang? Yung gano'n na lang sa ngipin? Para hindi na magbayad. Matagal po. Matagal ba? Habang natutulog yung uyang. Okay, tara. Dito na pinapatawa lang kita ang ate. So, kumusta naman ang buhay? Tatlo ang anak. Kumusta naman ang buhay? Minsan po, wala po. Ano po? Ate Vina. Anong wala po? Pag... Wala pong ano. Pag kakain po kami,
Walang-wala din po. Ano ang madalas inuulam ni Ate Vina at sa kanyang mga anak? Minsan po, ano, susog, ano? Suso. Bukod sa suso. May nakita akong maraming bagoong. Bagoong. Talbos. Bagoong. Opo. Yan ang nagiging madalas yung ulam. Opo. Tapos talbos ng... Kamuti po, minsan po kumukuha po kami doon ng... Kumakain din ang mga bata? Opo. Anong sinasabi niya madalas sa inyo? Halimbawa, pag wala kayong ulam, ganun. Sinasabi po niya na, Mama, sana may ulam naman tayo, bili ka lang ganito, sabi. Anong pinabibili nila? Anong pinare-request nila sa'yo? Anong nire-request nila sa'yo? Sabi po nila, yung manok sana po. Ah, ganun. Mga ito po, kaya sabi nila. Gaano kadalas na makatikim sila ng manok or baboy? Wala po, isang buwan siguro, isang beses niya. Ganun ah, ganun? Opo. Sa isang buwan, okay na kung meron, minsan wala pa, ganun. Anak, anong gusto mong ulamin, anak? Ha? Mamoy? Lechon? Ha? Ikaw, mamoy? Anok? Totoo. Ayan, natawa. So mga kababayan, ayan no, siyempre po, pag merong kitang may income, na maliit na may kunting income, siyempre mas uunahin po nila mga kababayan yung bigas, no? Yun ang pangunahing pangangailangan. Kung merong sobra-sobra, siyempre yun ang makabili nilang, ayan, na bumibili sila ng maraming bagoong kasi yan ang kanilang madalas na ulam, bagoong at talbos ng kamuti. Ate, anong ilang taon ka nag-asawa? 17 po na. Hindi masyadong maaga, no? Maaga. Ay, maaga ba yun? Oh. Akala ko may edad na yun pag 17. Kung may babalik nga po yung anong sabi ko, tinuloy ko sana yung anong, tinapos ko sana po yung quarter high school ko. Bakit nabanggit niyo yung, bakit nasabi niyo yung nagsisi? Bakit, bakit Ate Vina? Bakit? Kasi kawawa po mga bata. Ano ba ang napagsisihan ni Vina sa ito pinasok niya yung buhay may pamilya? Kasi po kawawa yung mga bata po magang. Naawa po kayo sa mga bata. Okay. Dahil hindi niyo maibigay yung gusto nila. Bakit, anong nangyari na paaga ang pag-asawa ni Ate Vina? Nalawag ka. Ha? Ano po ma'am, dahil sa barka-barkada po. Natuto kayo sa, imbis na nag-aaral kayo, nahila kayo, natuto kayo magbarkada. And then, hanggat na hindi nyo natapos yung pag-aaral nyo, imbis 4-year high school na graduating na, doon pa kayo nag-asawa. So, yun yung nasabi nyo kanina na nagsisi kayo, nag-asawa kayo ng maaga. Din sabi nyo pa kung maibabalik lang. Bakit? Para po, ano man, pag, kung nang bumalik po sana, nag-aral pa ako bago, ano, para may bigay yung mga gusto ng mga bata. Kasi, minsan naawa ko, wala sila, magpabili sila, walang may bili. O, diba? Ano ang maramdaman mo, Ate Vina, na yung anak mo na gustong ipabili yung ganito tapos hindi mo maibili? Anong pakiramdam? Naiyak ako, ma'am, na, ano, sa masakit ba sa pakiramdam, Ate Vina, na yung minsan iniiyakan ka ng mga anak mo na gusto nila tapos hindi mo maibili? Opo, mama, masakit po. Anong pinapaliwanag mo sa kanila, Ate Vina? Wala tayong pira. Sabi ko, mama, walang trabaho si papa mo. Pag may pira tayo, bibili tayo, sabi ko nung sa kanila. Kaya minsan naiisip nyo na, sana hindi ako nag-asawa ng maaga. Okay. Hindi sana ito maranasan ng mga anak ko. Okay. So ngayon, hindi na maibalik at ibina, so nandiyan na yan. Ano na lang ang remedyo na gagawin mo? Anong pangarap mo sa mga anak mo? Kahit makatapos po sila pag-aaral nila sa inyong kung gusto ko. Para ano naman, pag lumaki na po sila. Meron silang magandang mapasukan. Na hindi tulad ngayon sa nangyari sa'yo. Na hindi na maranasan kung anong... Kung pagbibigyan natin. Halimbawa kung pagbibigyan ka ng pagkakataon. Kung maibalik mo yung dati. Ano sana yung pangarap mo? Ano sana yung gusto mong buhay? Bala! Ano po? Makapagtapos ng pag-aaral. Tapos makapagtrabaho po ng ano.
Noon gusto ko maging teacher na. Kung ano nangyari sa nagiging teacher? Nawala. Nawala ang pangarap. Dahil napasama ka sa barkada. Barkada po na maling mga barkada. Sabi nyo kanina, nagsisisi kayo dahil nag-asawa kayo ng maaga, no? 17 years old, imbis na patapos kayo sa pag-aaral, 4th year high school, na kahit paano makapaghanap sana kayo ng medyo magandang trabaho, di ba? Pero wala, eh sabi nyo, kung maibabalik lang, so kakantahan kita na, kung maibabalik lang ang dating ikot ng mundo. Ganon, anong kadagtang noon? Na 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 na. Kung may babalik lang. Yan, abang kinakantaan ko si ate, no? Naluluha siya dahil sabi niya, kung may babalik nga lang daw yung buhay tulad ng dati, sana nagtapos siya. At kahit malang high school na hindi niya maranasan o hindi niya maipadanas yung ganitong hirap sa mga anak niya dahil nasasaktan siya, no, na yung hinihingi ng mga anak niya na hindi niya maibigay. So, ganon, nangyari na. So, gagawa natin ng remedyo, no, kung paano natin, kumbaga yung ating pangarap, ibaling na lang natin doon sa pangarap natin sa mga anak na mapag-aral din na hindi matulad yung buhay nila dito sa buhay nila ngayon. Kaya, ate, meron kaming maagang pamasko sa iyo, ha? Okay. So, ayan yung ating maagang pamasko. Ayan po, magandang umaga po. Pasensya na ha, at kami ay nandito sa iyong bahay, no? Sa hindi inaasahang pangyayari, biglang dumating si Mister at may daladalang tiratirang palay. So, kumusta ang pangunguha ng tiratirang palay? Anong pangalan? Diosdado. Kuya Diosdado, kumusta ang pangunguha ng palay nyo ngayong umaga? Ayos naman. Ayos naman. So, medyo, ay, ano pa pala, may mga, ano bang tawag dyan? May mga dahon-dahon pa, no? So, kailangan ibilad pa or tatanggalin pa. Ano ba magtanggal yan? Apak-apakan? Ay, ganun. So, nakarami kayo, nakadalawang sako. Pero pag natanggalan yung mga dahon, wala pang isang sako yan, no? Kulang dalawang lata. Kulang, ay, ganun lang? Diyos ko po, no? Ang kunti lang pala, no? So, kumusta naman ang pangunguha mo dyan sa araw-araw, Kuya Diosdado? Kaya lang po para may makain. Ganon? Ganon, kailangan kukuha ka, tutuyot ka doon sa palayan para makakuha ka ng mga tira-tirang palay. Ganon lang. So, ilang sako madalas isang araw ang nakukuha niyo? Dalawa, tatlo lang. Dalawa, tatlo. Wala na po kasi, puro tira-tira na lang. Puro tira-tira na lang. Pero, pag naging palay siya, dalawang salok, ganun? Isang dalawang ganyan. Dalawang ganyan na lang. Pero pag naging bigas na siya, kalahati na lang. Baka wala pa. Kumusta ang buhay, Kuya Diosdado? Sa ganyang pamumuhay na yung nungunguha ng tira-tira. Kumusta naman ang buhay? Okay, mahirap pa rin. Pero tsaga lang. Gaano kahirap ang buhay? Mahirap talaga. Wala kasing pinag-aralan. Ano ba natapos ni Kuya Diosdado? Second year. Second year high school. Sabi nga ni Mrs. kanina, no? Sabi niya, kung maibabalik lang yung dating panahon, no? Yung dating sana nag-aral siya, at hindi sana maranasan ng mga anak niya na mahirap. Kasi minsan, sabi niya, nangihingi yung mga anak niya, pero hindi maibigay. Nasasaktan ba siya? Nasasaktan sa pagkain. Kung mayroong kita konti, napupunta sa pagkain. No? At saka kung mayroong may biling hanggang, yun, nakita ko na sabi, madalas ang ilang ispagoon at talbos ng kamuha. Minsan nang nanguhuli daw po kayo ng isda or yung suso. So, magkano naman din po yung kinikita niyo po doon? Pag nag-ano po ng kwan? Opo, opo. Ano po pa
pare-parehas, malalim kasi po yung tubig. Ah, depende, depende. So, okay, nandito kami, Kuya Diosdado, kasi magbibigay kami ng maagang pamasko sa inyo, ha? Okay, magbukas tayo, bago tayo magbukas sa ating grocery, no? Magpasalamat muna tayo sa ating sponsor na si Mommy Charity and her family from USA. Maraming maraming salamat po, Ma'am Kriska and Ma'am Anna, no? Ay, nabuksan na pala, nabulat. Okay, wala natin bubuksan, tapos na. Bye-bye. Thank you so much. Ganun lang po talaga mga kababayan, no? Kasi sabi nga ng nanay kanina, sad daw po siya dahil nangihingi yung mga anak katulad ng ganyan. Mama, bili ka ng ganito kahit malang yung mga mumurahin pero walang maibigay. So, siguro excited ng mga bata kung anong laman ng supot kaya hindi na nagkapag-antay, no? Pasensya na sa mga sponsor natin, no? Ayan, nakakatuwa. Ayan, tinan nyo po mga kababayan kung gaano kauhaw yung mga bata sa mga ganitong simpleng pagkain. Kaya, hindi naman pasensyahan na, no? Dahil, nakakatuwa na tinan nyo po kung gaano nila ito. Masarap ba mga bata, mga anak? Oh, di ba mga kababayan? So, hayaan na natin. So, may natira. May natira pa naman po. Ayan po, may natira pa po sa plastic, no? Yung sabon kasi nakakain. Ayan, meron ka ng pang, ano ha, pang labas. Gamit ng, ano, ng pang labas. So, ayan, siyempre. Hindi naman din nila ito makakain. Na hindi mag-init ang tubig. Siyempre, meron ka ng mga nodi dito pati tanto, no? Ayan, gamit sa kusina din. May mantika ka na, toyo, saka suka. Siyempre, may mga dilata ka na, ha? Nakapag-grocery ka ba ng ganito kadami? Hindi po. Ha? Ate Dina? Hindi po po. So, ayan, meron ka na mga dilata. Siyempre, ayan, meron ka ng sugar. Hindi yan. Ay, ano to? Para hindi ikaw kasama. Ah, binigay. So, meron ka ng coffee and then siyempre may biscuit ka na. O, oh, diba? Masarap ba, anak? Masarap? Maayos? Apir tayo. O, apir. O, oh, diba? O, oh, apir tayo, anak. O, oh, hawak-hawak ko yung buong fudge bar, ah. Ha, anak, ah. Pati gatas. No, pati gatas. Kasi, ito, para sa'yo, no? Para sa inyong tatlo, no? Nagmi-melt, no? Ha? So, ayan mga kababayan, at isang sakong bigas na 25 kilos. So, maraming salamat po muli, Mommy Charity and her family, Ma'am Kriska and Ma'am Anna, no, from USA. Maraming maraming salamat po sa gininto ang puso nyo na talagang nandiyadyaan kayo para sa mga kababayan na tinalubos ng ngailangan. At lalong-lalo na dito sa mga bata na talagang minsan sa buhay nila itong matikman, no? Talagang nandiyadyaan kayo na nagbibigay ng kasiyahan at pagmamahal malasakit dito sa ating mga kababayan. Maraming maraming salamat po. Nawa ay pagpalain kayo ng Panginoong Diyos araw-araw upang sa ganon mas marami pa kayong matulungan ng mga kababayan natin na tulad nila. Maraming salamat po. So, salamat po. Ate Vina, anong mensahe mo dito sa ating sponsor? Salamat po sa binigay niyo po kasi ngayon lang po nakapigil mo yung mga anak ko ng anong ganito. So at ngayon nyo lang na tikman din yung ganito kadaming grocery. Oh. Salamat po ako naman. Hindi na makapagsalita mga kababayan kasi puno yung bunganga. Talagang sunod-sunod mga kababayan, nakailang ano na o. Oh. So talagang nakita naman natin kung gaano nila na-miss yung mga ganitong pagkain, no? Oh, hindi naman makapagsalita, hindi man sila makapagbigkas na salamat pero baka sa kanilang mga mukha at mga mata, no, kung gaano sila kasaya, kung gaano sila na-miss itong mga pagkain na hindi man lang nila minsan matikman. Sabi nga ng nanay kanina, bibihira lang, no, minsan lang niya mabigyan ng mga ganito. So siguro
baka yung ibang pagkain dito hindi pa nila natikman, kaya ganun sila ka-excitement doon sa nakakain nila, no? Kaya maraming salamat po. Mami Charity, salamat. Maraming salamat po at sa pamilya niyo. Sana po marami pa kayong matulungan tulad po namin. Salamat po. Kuya Justado, ano mensahe po mo sa ano po natin, mga sponsor po natin? Maraming salamat po sa Magang Pamasko. So ayan po yung kanilang masipag na ama, no? Sa araw-araw nangunguha ng tira-tirang palay. So ayan po. Okay, si Mami Charity po at ang kanyang pamilya, no? Nagpapaabot po ng cash sa inyo, ha? So sabi ng anak mo kanina, sabi mo hindi mo naibili sila ng kahit malang isda o karne, manok. So ngayon, bilhan mo naman, patikman mo naman sila ng chicken na hinihiling nila. Yung fried chicken, ganon. So iprito mo sila ng chicken para naman kahit papaano makatikim sila paminsan-minsan. Oh, tingnan mo mga kababayan, oh. Diba? Ganon sila ka natakam, no? Ganon sila katakam sa pagkain ng mga ganyang pagkain. Kaya Diyos ko po, ang dami mga bata na yung mapapasaya natin sa mga munting kahilingan nila. O ito, Ate V, Ate Vilma Santos, Ate V Morales. Ito yung 500 na cash, no? Pinabibigay sa ating sponsor na si Mami Charity and her family from USA. Maraming salamat po mga kababayan. Huwag niyo pong kalimutan pakishare at subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye bye. Bye bye anak. Bye bye. Walang anuman. So ngayon, anong kinain nyo kaninang umaga? Ano po? Mga kababayan, hindi pa ako tapos mag-vlog, ha? Pero ilang piraso na natira. Sige, kain lang anak, ha? Kain lang kayo anak hanggat sa kaya nyo. Ano, kain lang kayo dyan. Sige, bilit tayo. Dali, halik kayo. Bilit ka ng ice cream. Bilit ka naman. Ayan, kumain na naman ng fudge bar. Halik kayo, kain ka ng ice cream. Pabili. Pabila ng ice cream.